magagandang salita, ito ay maaari na gawa ng iba. No? Okay, narito ang mga ilan sa mga binanggit niyong halimbawa. Kanina, tingnan natin kung naibigay mo yung halimbawa sa primaryang hapuan. Okay, tingnan natin mabuti. Sabi lang po, pag primaryang hapuan o batis ng karunungan, pumapasok dito yung tinatawag natin gawa o orinal na likha. O sinasabing siya ang unang nakakita, nakapagbasit o nakapagsuri. At tulad ng karanasan, kaya nga pumasok yung individual o maaaring sa otoridad. Maaaring grupo ng tao, ay na may sumagot doon. O yung tinatawag natin organisasyon. Halimbawa yan ay sa pamilya, asosasyon, union, fraternity, katutubo o mga minorya, negosyo, samahan, pamilya kanina, simbahan, at pamahalaan. Mga kinabuhiyang kaugalian, pasok na pasok din yan. Nandyan yung reliyon, di ba? Mga batas o yung mga tinatawag nating bayos. Yung mga sa Iglesia ni Cristo, di ba? Meron silang sarili, pagpapatupad ng batas o pinag-uusapan ng bawat kasapi. So, pasok yan, mag-asawa, sistemang legal sa loob ng Senado o pagpagawa ng sariling batas at iba pa. Mga pampublikong kasulatan o dokumento, halimbawa yan ay mga konstitusyon, batas o utusan, treaty or kontrata, lalo sa mga lupa. Matatandaan nyo, mayroon yung pagpapalitan, ba? Basta ito ay ginawa o nilikha, galing ito sa sariling kong ideya, walang dinaanong pag-edit, orihinal, ito po ay pasok sa hamuang primaryo. Ngayon, mula po doon sa balita, balikan muli natin kanina. Alin doon ang sinasabi, hinga lang talaga pa. Alin doon ang nagpapakita ng balita o pangyayari na kung saan hindi galing sa direkta pagbuha ng impormasyon. Na kung saan kinailangan pa ito, gawa ng iba, pero pwedeng gamitin na pananaliksik mula doon sa balita kanina. Alin doon? Ano ni ka? Ayan, ang pangahusay gumamit ng mga survey na kung saan ito po ay galing sa mga elektroniko mga kagamitan. Ano kaya yung mga halimbawa nun? Mabigay na po tayo. Iba pa. Iba pang gawa. Halimbawa, kinuha mo. Nagsaliksik ka bilang mananaliksik. Gumawa ka ng pananaliksik mo ng hinggil sa isang paksa na yon. Ano yung mga ginagamit mo para maging totoo o balido ang iyong paksa? Yes! Survey. Okay, survey. Pwede. Iba pa. Ano pa yung ginagamit natin para ito ay maging totoo? Para mapaniwala natin yung mga mambabasa. Batay sa sinasaliksik mo. Yes! Nabanggit na. Interview. Iba pa. Pero okay lang yun. Iba pa. Ha? Ano po? Website. Website? Elektroniko? Pwede rin. Ano yung mga gawa ng iba na kung saan kinukuha mo yung datos na yun? Na kung saan yung datos na yun makakatulong sa'yo para mapatotoo mo yung taksa mo, yung sinasabi mo. Ano yung kinukuha mo sa